Naalala niyo pa ba si Angelo? Ang lalaking na iligtas natin sa isang illegal na psychiatric hospital sa lungsod ng Quezon. Muling lumapit po sa programa ang kanyang ina para sila ay matulungan sa kanilang pagtitinda. Ang pagbisita natin sa mag-ina, inyo pong panoorin. Next kayo daw ha. Sa inyo. Ingat. Higala ka doon. God bless you. Higala ka. Ay, napadyos ka dyan. Tara. Kaya ka, pasalamat ka sa kanila lahat. Walang mapaglagyan ang kasiyahan at pasasalamat na mag-ina na matapos ang napakahabang panahon, nayakap na nila ang isa't isa. Ayan na, responded. Si nanay ko, siya po. Marso nitong taon, dalawang individual ang narespondehan ng programa. Mula sa isang psychiatric at custodial home care na illegal na nag-ooperate dito sa lungsod ng Quezon. Itong una tuling beses na natin silang nakausap at nakita. Mailang pagkakataon na nagpadala ng mensahe ang kanilang mga ina, si Nanay Evelyn at Nanay Lourdes, ng update sa atin ukol sa kanilang mga kalagayan. At nito lamang nakaraang linggo, isang mensahe ng pakiusap ang ating natanggap mula kay Nanay Lourdes. Ang ina ni Bert, hindi niya tunay na pangalan. Laman nito ang isang hiling na marespondihan ang kalagayan nilang mag-ina. Agad natin silang binisita sa kanilang munting tahanan sa North Fairview. Isang masayahing Nanay Lourdes ang bumungad sa amin. At lubha kaming nagulat dahil nakita naming muli si Bert. Kumpara sa kanyang itsura sa facility, maaliwalas nito ngayon. Ang mahaba-haba niyang buhok, napagupitan na rin. At kahit pa nadagdagan ng kaunti ang kanyang timbang, ayon sa kanya, mas bumuti na ngayon ang kanyang kalagayan. Kwento ni Nanay Lourdes, patuloy ang pag-inom ng gamot ni Bert. Hindi rin sila natitigil sa pagpapa-check-up simula nang makalabas ito sa nasabing pasilidad. Natutuwa rin yung mga doktor at pag tinitingnan nila si Bert ay mas naka-recover. Kaya dapat ito patuloy, huwag papatlangan ng gamot. Kaya sa gabi, after 30 minutes, sinihila na ng pagtulog, ay sasabayan ko na. Pagkatapos magigising ako ng mga alas 12, titingnan ko siya, oh, may tulog pa rin. Pagkatapos gigising na naman ako, alas 5 na, tulog pa rin. Oh, masaya-masaya pa, natagal loob ko ngayon talaga. Dagdag pa niya, bagamat may ilang bagay silang hindi na pagkasunduan, paminsan-minsan, mas panatag ang kanyang loob na nakikita niya ito araw-araw. Nakukulitan ako sa kanya, nakukulitan siya sa akin. Kasi alam ko, ayaw nila na mainuulit-ulit na word. Ano? Isang linggo ang hirap. Mahirap talaga. Binagayan ko siya. Yung gising niya ganun, pag alam ko naka ano yung noo niya, hindi ko kakausapin muna. Sasabihin ko, oh, guto na almusal. Bukas, ikaw naman magluluto. Sige. Yung para bang nagkaroon kami ng division of labor. May katuang na ako. Ako luto, siya hugas ng pinggan. Naging ano yan, sunod-sunod, rutinary. Pursigido si Bert na magsimulang muli. Katuwang siya ni Nanay Lourdes sa pagtitinda nila na mga lutong kakanin at ulam. Ngunit dahil humina ito nitong mga nakalipas sa buwan, naisipan ni Bert na magtinda ng candy sa ibabaw ng tulay sa Commonwealth. Nay, wala na tayong bigas. Sabi ko, kasya pa yan. Kaya gusto ko magtinda na nga eh, nang may katulong ka. Hindi ka agad-agad yan. Antayin natin yung advice ng doktora. 3 months lang hinihingi ko sa iyo against 10 years. At susundin na kita pagkatapos ng 3 months kung ano gusto mo na. Tapos edi kata check up. Sige, doktora, nag-i-insist po yung anak ko na magtitinda, magtatrabaho. Ay, ganito po. E-exam siya. Parang, hanggang ngayon, nag-iintay na lang kami ng result kasi hindi sa amin ibibigay doon sa nurse. Pagkatapos ng my second follow-up na fit to work, yun ang inaantay namin. Sa ngayon,
Kasabay ng kanyang regular checkup, kumuha ng mga test si Bert para makapagtrabaho siya na maayos matapos ang 10 taon. Ano naranasan mo? Naubos na lahat ng depression ko, Nay. Kaya ko na. Sabi ko, oo, kaya mo na. Pero sumunod lang talaga tayo sa pag-inom ng gamot regular. Pag wala, nasabihan mo ako. Dahil ikaw nakakaalam ng nararamdaman mo pa. Sa check-up, sa pag-inom ng gamot, kahit mahal yung injection, ginagapang ko talaga yan. Alalay pa. At hindi kami lumalabas na hindi magkasama. Wala ang tiwala ko sa kanya nang hindi siya maging parang pisil na pisil ko. May luag. Kaya lang, isa lang sinasabi ko talaga. Pag may nararamdaman ka na, ipagtapat mo na sa akin. Huwag nang antayin lumala. At habang nag-aantay silang mag-ina, hiling nila na matulungan sila ng programa na mapalago pa ang kanilang munting negosyo. Tindang merienda kasi, maglagay ka lang doon alas 6, alas 8, alas 9, ubus na. Pansit Malabon, madali lang. Pero hindi ka naman hirap natin itong pagluluto. Dahil alam na natin kung paano titirahin, alam natin kung saan dadalhin, at kilala na may luto natin, hindi tayo uuwi na may balik. Kasi masarap kasama eh. Mahusay humawak ng pera yan. Talaga. Alam niya ang budget. Parang bumalik uli yung kanyang ano, yung interest na ganito. Kaya pag ano na, pambayad to sa tubig, pambayad to sa bahay, hindi kagalawin yun. Ko na magkaroon malang siya ng kaunting savings. Kasi kung sapat-sapat kami, nakikita niya eh, kinakapos. Ang sasabi niya, para hindi kapos yan, mag-work. Hindi naman siya fit pa. Kaya ang yun ang inaano ko talaga si ko, Jeff, kaya naman natin yung ganito, tiis muna tayo. Kasi gusto ko talagang ipag-ipong ka sa bangko man lang. Na meron kang passbook na hawak. Malakas ang loob mo kasi pag may pera ka. Whatever happened. Ang hindi alam ni Bert at Nanay Lourdes, bago ba man kami tumungo sa kanilang bahay, napili na namin ang mga kailangan para sa muli nilang pagtitinda ng mga kakanin. Abang-abalang nag-uusap ang mag-ina, isa-isa na naming ipinasok ang bit-bit naming sorpresa. Ay! Yung mga kailangan nito. Mapupuno yung ganito namin, oh. Totoo na ba to? Ay, nako! Totoo na! Walang pagsidlang kagalakan ang natanggap naming araw na ngayon. At maraming salamat po, pagdugtong kabuhayan sa aming mag-ina ni Jeff. Nakakaiyak po. Talaga marami po salamat. Hindi po namin kaya. Ay nako, ito po ay magugulungin na po namin to. At talaga pong hindi na magtitinda sa ilabaw ng tulay. Talaga malaking tulong po ito sa amin at pagyayamanin. Masaya kaming naging daan ang programa para mailigtas si Bert sa loob ng pasilidad kung saan 10 taon siyang nag-isa. Mas masaya kami ngayon na makita ang unti-unting pagbuti ng kanyang kalagayan at pagsasama nilang mag-ina. Hangad namin na ang pagkakataong ibinahagi namin sa kanya at kay Nanay Lourdes maging daan para patuloy siyang mabigyan ng pag-asa at mabago ng tuluyan ang kanyang buhay. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pag-responde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.